isa siya sa mga pinakamahuhusay na aktor ng kanyang henerasyon. Ngunit kaakibat ng mga parangal, natanggap niya ang pagkasangkot sa sunod-sunod na kontrobersya. Mga kontrobersyang bunsod ng maboting problema. Pero siya naman daw ngayon ay natuto na ngayong gabi sa wasak. Alamin natin kung nagbago na nga ba si Baron Geisler. Ano yan, tol? May bawad ka to eh. Double shot. Uy! Ito pala yung mga bayaw natin, oh. Mga bayaw, magandang gabi, tol. Ito, hindi na upapaligoy-ligoy pa. Kasama natin ngayon, one of the finest actors of his generation, Mr. Baron Geisler. Thank you, Lord. Pare, idol kita talaga. Pay tayo dyan! Asko cigarette. Idol ka namin, tol. Sobrang natuwa ako na natutuwa ka rin sa akin. Ano naman? Tol, alam mo bang magaling ka umarte? Conscious ka ba dun sa fact na yun? Sa totoo lang... I-rephrase ko yung tanong. Conscious ka ba na may skill ka? Conscious ako na alam ko yung ginagawa ko. May technique na rin ako, natuto na rin ako sa mga magagaling. Like Johnny Delgado, Ronnie Lazaro. Pero insecure pa rin ako paminsan. May nagsabi nga ro na mahihain ka talaga eh, deep sobrang, inside. Sobrang mahihain talaga. Paano kaya nangyari yun na pumasok kasi isang industriya na medyo kailangan mo isang tabi yung elemento ng hiya? Pagdating sa pag-arte, nalulost ako eh. Nawawala ako eh, nawawarp ako, napupunta ako sa fourth dimension. So nawawala yung hiya ko. Ang dumarating yung hiya ko yung pagpapasok ako sa set, mag-hello ako sa mga tao. Or kunwari, pagtitinginan ako, parang insecure akong tao eh. So naiisip ko, ano kaya iniisip nito sa akin? Parang ganun lang. Wow. Teka. Child actor ka dati. Aling naman, teen star. Teen star. Aling stage ng buhay mo na realize mo na, kasi dami mong kasabay din, na dalawa yung career path eh, no? Either naging matinee idol type, o B, nawala na lang talaga. Kailan mo na realize na parang, gusto ko pala gawin to, pero hindi yung ginagawa nitong mga pumunta sa glamorous type ng acting? Nung nawala na ako ng career, kumbaga, pinakamasamang term, nung nalaos ako after tabing ilo. Para sabi ko, I have to do something para makabalik. Namulat na ako sa industry ang to. Kumontak ako sa mga taong magagaling sa independent scene. Sabi ko, I want to be a good actor. Na-entice pa ako lalo nung tinuruan ako nung the late Johnny Delgado. So talagang parang sineryoso ko na. Sabi ko, okay, tanggap ko na hindi ako magiging matining idol, hindi na ako magkaka-love team. Anong pwede kong gawin? Ayusin ko na lang yung craft. Mahalin ko yung craft. Baron, si Jun. Hello, Sir Jun. Salamat. Paano mo lang yan? Baron. Ikaw pala yun. Baron Geisler, tol. Yeah. Idol ko to, tol. Eh. Malupit umarte niyan, men. Idol ko yan. Oo. Cheers, pare. Cheers. Cheers. Healthy-healthy itong iniinom namin, mga kapatid. Ha? Walang bayaw, ka to. Walang bod ka. Paano pinapractice ang pag-arte? Hindi pa parang natural lang yan na parang si-switch mo lang siya anytime? May mga workshops na tinatawag. Nakakabilis ng... kumbaga bugso. So kailangan tinitrain rin para pag ginawa mo, pag lumabas na sa bugso, nagiging natural. So yun yung skill na tinatawag talaga. May proseso ka bang ginagawa bago mo gawin yung isang set? Binivisualize ko lang. Kasi yan ang tinuro sa akin ni Johnny Delgado. Huwag mong iplano, huwag mong planuhin. Kasi once na nagplano ka, sabit na yung acting mo. Mahuhuli ka na ng viewer na, ah, ito gagawin niya. Magiging very... maganda kung spontaneous lang. Maganda. Nakakatakot si Johnny Delgado pag nag-dark character. Ay, Brad, nakailang mura ako dyan. Pero okay lang, worth it. Kasi minsan hihirit siya ng ibang linya. Pag hindi mo nasaktan yun, nasakyan yun, ay bobo, gaganon. Tanga, gaganon. So ako naman parang... gumaganon talaga, no? Ayoko ginaganon. Ayoko yung napapahiya ako. So one day, binigyan niya ako ng libro. Eric Morris. Ay, tapos sabi niya yan, basahin mo yan. Nung next taping, tinanong niya ako, ano tong ganito-ganyan? Hindi ko siya masagot. Walang mangyayari talaga dito. Ginanon ka? Ginanon ako. So na-challenge ako, sabi ko, hindi pwede ito. Basa ako, tinapos ko. Tapos nilapitan ko na siya ngayon. Sir, ano po tong RS, blah, blah, blah. Tapos biglang in-explain niya na ngayon. Nakita niya na nagkaroon ako ng interest. Tapos may isang scene na natuwa siya sa akin, crying scene. Sabi niya, natuwa si Loris. Halika, mag-lunch tayo. So nag-lunch kami sa banya. So parang, wow,
privileged naman ako. Pus yun na, parang trinato niya na akong anak. Mm-hmm. Ikaw ba yung tipong artista na parang pag nag-on ka, pag nag-roll camera, ando ka sa character mismo? Na tipong kahit i-cut na natin yung eksena, hindi siya mabilis. Depende sa eksena. Pero usually, yung buong film, in character ako. Mm-hmm. Habang sinusoot namin, hindi ko muna pinupush yung button na end. Ang problema rito, Baron, lately, medyo dark yung characters, yung mga roles na nabibigay sa'yo. Na-off mo ba kagad? Yeah, ngayon natuto na ako. Okay. Natuto na ako kasi dati nadadala ko. Tapos pag nakakainom ako, parang feeling ko ako yung astigo, bad boy na character. Which is really bad. Doon ako nadali, doon ako nasira. Nalaman. May isang pelikula. Sana ganito ginamit ko dun sa asyong. May parang kitang-kita, may ibon pa eh. Ako na nga rin. Nakaka-relax to. Kagat-kagat mo. Nakaka-relief na to. Actually, sobrang nasanay ako eh. 8 months rin namin nagawa yung... Kasi pare, pangalan ng character ni Ron, Toothpick. Si Erning. Laro-laro. Ayaw ako siguro. 500 toothpick siguro. One time naman, si Lawrence Olivier, kasama niya sa pelikula si Dustin Hoffman, yung Marathon Man. Si Roller ron parang preso na haggard siya. So, hindi raw siya natulog, hindi raw kumain, puyat daw, basta pinagod niya sarili niya. Tapos yung narinig daw ni Lawrence Olivier, haven't you heard of acting, my son? Yun niya. Correct. Pero yung sa akin, feeling ko, chamba lang talaga eh. Na-impress yung tao, nagagawa ko, or natutuwa sila. Pakiramdam ko parati nakakachamba ako. Kasi I'm never sure rin kung magugustuhan nila yung ginagawa ko, hindi. Apparently, pag may natatapos ako, natutuwa naman sila. So, tama. Hi, Nenelin. Hello. Kumain ka na? Hindi pa nga. Iba, papakainin mo ako. Oo naman. Gusto mong pakainin kita? Saan naman? Ay, doon sa paborito ko. Masarap doon yung half chicken at saka yung pagsit canton. Sige, totoo yan ah. Totoo yan. O, tara. Halin natin yung discount card ko. Okay, sige. Honey, papasugin mo. Hoy, Ma'am June. Oh. Kamusta? Pagdipala mo nga kaming juice dyan, honey. Ah, sige. Oh, pare, kamusta? Okay naman. Namiss lang kita. Oo nga eh. Ang tagal natin hindi nagkita. Medyo mag-relax muna tayo. Gusto mo? Oh, sige. Pero paano kaya yun? Baka hindi ako makasingiti kay isa asawa ko. Hindi. Paalam na tayo. Sabihin natin shopping tayo. Pero pupunta tayo sa... Beer house! Natawag mo ba? Hindi. Pagdibla mo kami juice. Dapat ka lumalapit. Nag-uusap kami ni paring kaloy mo dito, ha? Akala ko tinatawag mo. Pagdibla mo kami juice. Ayos pa, pare. Lalaki, di ba? Naman. Kanyang ka dapat sa pamamahay ko. Okay ba yung idea? Ikaw yung haligi ng tahanan. Pero paano kaya yan, pare? Paano kung may makilala naman tayo? Simple lang yan. Kailangan mo yan. Dual SIM. Wala ko pang bilang isang telepono, eh. Hindi. Dalawang SIM ang kailangan mo. Dalawang SIM? Oo. Oh. Tapos, dito natin ilalagay ang mga nakikilala natin sa beer house. Tago mo to sa ibabaw ng cabinet mo. Pero hindi ka makuli. Pwede, no? Oo. So ano? Paalam na ako, pare, ha? Okay. Game na tayo. Honey? Mag-jogging lang kami ni paring kaloy mo. Medyo gagabihin kami. Sige. Huwag kayong gagabihin, ha? Gagabihin niya, eh. Gagabihin niya kami sa pag-jogging. Huwag kayong magahin. Okay, sige. Okay. Sige, bye-bye. Hey! 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 Galing niya sa... Panad mo yung Jay, pare. Galing niya sa Jay, man. So, malaking bagay talaga sa niya si Johnny Delgado. So, mentor ko yun. Ano favorite Johnny Delgado film mo, Tol? Ang dami. Parang walang ilaw. Wala pa. Binasag daw, eh. Yung neon light dapat. Reference namin dyan, loveliness, eh. Anong kulay ng neon light? Parang pink, red. Pink, red, ganun. Pink, red, yellow na pinaghalo-halo. Baka may tissue dyan, eh, no? Ayan, no? Tissue. Dala, ha?
Si makeup artist na tawagin natin. Mami Jean! Makeup artist! Mami Jean! Paint issue lang. A minute. Okay. Yan, oh. Pogi mo pala sa personal, no? Mas pogi ka, tol. Hindi mo may inisip na parang, what if? Punta ako doon. May nangyari kasi sa'yo one time na lumabas ka sa ano eh, yung show ng ano, nagpakita ka ng katawan mo. At ang ganda ng katawan mo ron. Sabi ko, pwede oh, pwede to. Kala ko, pupunta ka ron eh. Kala ko rin eh. Kaso hindi ko alam. Siguro hindi pa handa yung mga tao. Kwento mo nga sa amin, paano mo nagawa ng ganun yung katawan mo, tol? Para for the benefit of June sabay to. Kailangan din ba mag-exercise? Inom lang ako ng inom ng mga panahon na yun. Hindi ako makain eh. Pwede ba? Pwedeng, kaya mo pagsabay yung workout? Hindi ako nag-workout. Hindi ka nag-workout nun? Hindi ako nag-workout nun. Sak! Puro, eto ah, walang biro. Puro chicks lang. Chicks? Chicks. Kaya nag-a-abs ako. Seven times a day. Eh, ba't ikaw nag-chicks ka rin naman? Pero gaya ng katawan mo. Sana dinikita ko to nun, ano? Iba ginagamit yan eh. Ba? Hindi, pero talaga, kahit ako, gulat ako eh. Kasi ginagawa ko lang nun, puro bisyo lang. Pero basta hindi beer, hindi ka nagbibir. Bibir ako. Gusto nyo uminom, mag-beer ka, doon na yung calories. Huwag ka na magkanin. Huwag ka na kumain. Kain, as in kain, huwag ka na kumain. Pulutan ka na lang. Konting pulutan. Hindi rin. Kain pulutan? Konting pulutan siguro, pero nung time na yun, I'd eat once a day lang and just drink. Kain lang ako ng kain. Ano mo nakayanan yun? Big so, tanongin eh. Sabi mo, nag-chicks ka lang. Paano ka makipag-relasyon ba? Ano ba yung tama para maging okay yung relationship? Eh, oo. Parang nagiging dorky ako eh. Pagka nililigaw ako, nagpapakute lang. Nagpapakute. Flowers? Oo. Puro... Okay, ito. One time, may isang magandang mayaman na Tagala, Ayala Alabang. So, nawala ako gamit yung Mini Cooper ko. Hindi ako probinsyano eh. Fairview boy. Batang Fairview. So, nag-drive ako papuntang Alabang. Nawala ako. So, may nakita akong truck ng banana. So, nag-stop ako doon. Sabi ko, sir, saan po ba dito yung Ayala Alabang? Ay, hindi sir, umikot po kayo. Tapos pumasok po kayo doon sa kanto. Ayun na po, yung katabi ng Shell. Ah, salamat ho. O, ikaw si Barangay Sler. Binigyan ako ng banana. Isang piling. After noon, sabi ko, wala akong mabigay sa kanya. So, kinuha ko yung incubus na disco. Eh, may kasama siyang teenager na parang rock and roll din. Oh, para sa'yo. Kasi wala akong pera nung kaya na yun. So, pinuntahan ko na yung babae. Binuksan ko yung pintuan para sa kanya. Oh, sabi niya, what's that? Sabi ko, ah, bananas. I'm going bananas over you. Tapos kinuha ko yung banana, binigay ko sa kanya. Nagtatagumpay naman yung mga ganong... Oo. June, ha? Narinig mo, ha? Para sa akin. Ikaw kasi 2.5 lang binibigay mo kagad. Diretso na ako na 200. Ito 200, pang-taxi. Diretso na. So, June, narinig mo yan, ha? So, dapat sweet ka at medyo may humor ng konti. Yung parang pwedeng mag-inoo pero medyo konti ka. Pero baduy akong tao, eh. Oh, pero yung... conscious ka kasi na baduy. Yun ang ano ron. Siya kasi, namimayar sa siya, tol, eh. Alin mo ako? Ano ba? Ayaw mo. Nasasaktan ako. Masasaktan ka lang. Ano yung paborito mga pelikula nung lumalaki ka? Yung mga influential films para sa'yo? Sa totoo lang, kailan lang ako natutumanood ng pelikula. Mm-hmm. Oh, okay. Naparood ko siguro na Pinoy na pelikula, Shake, Rattle and Roll. Yung una? Yung kay Janice de Belen. Mm-hmm. Kasama pa si Matet sa mga movies na yun. Eventually, naging kami rin. Yun. And then, yung mga... Jim Carrey movies, My Girl, ang kauso sinihan, yung mga ganong films. Pero para sa akin, yung pinapanood ko, hindi ko iniintindi yung story. Uy, wow! Uy! Salamat. Iba na yan, ah. Wow. Mudslide yata ito, ah. Tindi yan, tol, ah. Sagot mo ba lahat, oh? Oo, ako. Pahala dyan. Masita natin si Baron, eh. Salamat. Grabe itong impeachment na to, no? Parang niloloko lang tayo. Ikaw ba, naiintindihan mo ba yung impeachment? O sige nga, kung naiintindihan mo ano yung impeachment, ano nangyayari? Oo nga, mas maganda ka ba? Hoy, huli ka, Balbon! Kanina ka pa hinahanap ng asawa mo. Okay. Padedehin mo rin yung bata. Sir, si Nenelin. Nenelin, hipag mo na naman to. Hipag mo yan. Hipag mo. Hi, Nenelin. Ako si Lord. Hoy, batiin mo naman yung bayaw natin dyan, no? Sabihin mo, hello mga bayaw. Hello mga bayaw. Sabihin mo, mga bayaw, welcome na naman. Mga
Abayo, welcome na naman. Sa isang edisyon ng... Pwe. Pwe. Pulutang Wasak Espesyal. Nako, okay. Eksakto. Lord, anong gagawin natin? Abayo, kailangan natin ng gin. Gin, okay. Bakit parang nainaman na to? Saka Lord, nagkakilala kami Lord, kasi ako nun. Ah, naka-gin ka rin. Ipon, mga bayaw, tinanggalan na natin ang balbas. Siyempre. Balbas, kailangan ka matanggal yung balbas? Oo, oh, kasi sasabit yun eh. O, oh, tapos meron tayong paminta. Paminta. Asin. Asin. Chili powder. Ah, okay. Ngayon, ibababad lang natin yung hipon sa gin. So ito, ibababad natin ganyan. Sa mga 30 minutes, mga 30 ganyan. 30 minutes, okay. So yan ha, swabing-swabe yan. Pwede rin ba ibang alak, Lord, bukod sa gin? Pwede tayong gumamit ng beer. Okay. Pwede gumamit ng rum. Mm-hmm. Vodka, pwede. Okay. Ngayon, mga bayaw, habang bumababad siya, no? Mm. Dito, sa isang tuyong container, eh, maghalo tayo. Ito yung ating breading. Yan. Ah, okay. So, yun, lagyan natin. Ano to? Ito ay cornstarch. Cornstarch, oh. Yan. Yan, okay, okay. Champion at champion yan. Ganyan lang yan, wala nang ilalagay. Meron. Para magkakalasa. Yan. Asin. Asin. Relax ka lang. Nagmamadali ka, tol. Bilangan pa ako. Yan, paminta. Date kami ni Nene Lin eh. Saan kayo mag-date? Yan lang. Chili powder. Sa coronet, sa coronet. Bayaw. Yan, para makanghang. Okay. Tapos. Abap, ganyan ka pa ha. Iano na natin to. Shake natin to, tol. Eh, damihan pa. Dagdagan pa natin kaya. Ng cornstarch. Cornstarch. Oh, Nene Lin, ikaw naman magano ng cornstarch. Mm. Yan, yan. At habang ginagawa natin yan, nagpapainit na tayo ng mantika. Okay, eto, okay. Mainit na to. So, swabe na yan. Swabe na yan, oo. Oh. Mas swabe pa parang, sa bigote ni Jun sabay ito na. Parang ako, di ba? Swabe-swabe, di ba? Yan, so shake-shake natin yan. Shake-shake. Ikaw nga, Nenilin, shake mo nga yan, Nenilin. Shake mo nga yan, Nenilin. Medyo nahalo na. Ngayon, mga bayaw, hahanguin natin yung mga hipon mula doon sa pinagbabara natin na gin. Okay. Okay. Yung parang hindi dumikit. Importante, walang tubig, no, Nenilin. Dapat tuyong-tuyo. Okay. Itong gin natin, mga bayaw, medyo hinaluan natin yan ng asin paminta rin. Nalalagyan din ng asin tsaka paminta. Siyempre, yan ang pampalasa lagi eh. Sa lahat naman, asin paminta lang talaga yan eh. Nalagyan ulit dyan. Shake-shake natin to. Ikaw mag-shake, Nenilin. Dapat pantay na pantay yung kapit, no? Galing mag-shake. Pwede ka nang mag-asawa. Oo. Kapit na kapit na yan, Lord. Kapit na. Yan, mga bayo. Kita nyo, dapat ganito yung itsura niyan. Puting-puti, ha? Nakamoy kayo, Jim. Sige nga. Paano ba yung tamang paghulog? Pagganyan, oh. Yan. Yan. Ito mga dalisik. Mga bayaw. So, mabilis lang ba yung lutuin yan dyan? Hanguin ba? Mabilis lang yan, Tony. Tulad ng ano yung gusto mong lutuin. Kunyari, pag tayo ay ikinasal. Oo, oh, pag mag-date yun ni Julie. Paghandaan mo ako, Lenilin. Pagod ako, galing sa trabaho. Eh, ano ba mga paborito mo? Kung ano yung paborito mo, yun ang lulutuin ko. Yan. Dapat covered in oil talaga siya. At mabilis lang ito. Gusto mo ba, Lenilin, ng ano? Gusto mo ng malutong? Bakit wala si Mami Jean ngayon? Wala eh. Kaya hindi tayo gwapo, no? Oo, wala tayong makeup eh. Gano'n na kayo katagal? Lord, alam mo ba, Lord, magaling to kumanta, Lord? Oo. Oh. Oh, bigkataan mo. Wala namang sample eh. Ka, Lord. Akong mailuluha at nang mabawasan aking kalungkutan. Yan, Lord, nakita mo naman yung tipsong namin doon, di ba? Oh, malapit na to. Nenilin, okay na ba sa'yo to? Ang kulay, Lord, ah. Siyempre. Ang kulay. Ayan ha, mga bayaw, ayan po ang nilasing na hipon espesyal. Dito lang po yan sa Pwe, Pulutang Wasak Espesyal. O, tingin mo na tayo. O, tingin mo na tayo. Nakita ko to sa ibabaw ng cabinet natin. Oh. Baka hindi akin nilagay yan. Nilagay ko sa cellphone. Inopen ko. Ang sabi pa sa'yo, Papa. Oh. Ano ibig sabihin niya to? Ikaw pa naman ang haligi ng tahanan. Tapos marupok ka. I'm sorry. Di ka na. Kain na tayo. I'm sorry. Ali ka na. I'm sorry. Hey! 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 Ano yung isang pelikula na nakita mo na, uy, ganito pala yung acting, pare?
siguro ano na, mga Fight Club, Leonardo DiCaprio movies. Kasi nagkaroon ng parang, doon ako na-amaze eh. Nagsimula ako, nag-audition ako for ang TV. After ng audition, napili ako, yung kuya ko at yung best friend niya na pumila talaga, hindi nakuha. Na nung kinagabihan, kasama namin yung girlfriends nila, ako wala, parang saling tusa lang. Sa biglang, nagulat ako nung lumabas si Patrick Garcia sa stage. Girlfriend ng kuya ko, lahat ng mga babae sa Coliseum, nagwala. Patrick, ah! Sabi ko, anong meron to? May kapangyarihan tong taong to. Gusto kong maging ganyan. And then, doon na ako na... Na-realize mo na, ano? Kumbaga, sabi ko, gusto kong ng ganun. Then eventually, sobrang taas ang tingin ko sa mga artista, like Antonettos. Sobrang na-in love talaga ako kay Antonette. No? Sa kotse. Si KC, walang boyfriend ngayon to. Yun nga eh. KC boy? Ganda na no? Nakita mo? Nakapila ako. Cover ng magazine? Nakapila ako sa kanya. Cash mo raw si KC pa? Sino bang hindi, di ba? KC Montero? KC Montero. Laking tao yun doon. Parang kasabayan mo si John Lloyd. Hindi ka ba na ano na... Ano? Hindi. I'm really happy for John Lloyd. Kasi iba naman yung kanya eh. Para sa akin niya, one time nilapitan niya ako. Sabi, alam mo, naiingit ako sa'yo. Kasi alam niyang nakakahon siya eh. Ako nalalaro ko yung mga karakter. Mas malaya ka, malaya, no? Mas malaya eh. Siya, nandun. So, iba-iba. Ako naiingit ako sa pera niya. Kung anong meron siya. Ibili niya yung gusto niya, no? Oo. 2-5. Pwede na, kasado na. Ako, piling ng saging lang. Oh, 2-5. Naiingit din siya sa kung anong nagagawa kong mga characters. Kasi ang sarap bilang artista na pumasok sa iba't ibang klaseng buhay ng mga character na kayo. Speaking of which, pag-usapan natin yung Jay pare, no? Kasi parang breakthrough role mo talaga yun. Gano'ng kahirap na umarte ng bading? Parang lahat tayo kaya magbading-badingan kunyari. Pero yung ibang subtle gay character kasi yun eh. Sobrang hirap eh. To the point na kakat muna ako, pupunta ako sa kotse dahil naiiyak na ako. Dahil 14, 17, 20 takes, hindi pa rin masaya yung director. Kulang sa chemboard, kulang sa ganito. May baron pa rin ako nakikita. So parang na-frustrate ako eh while working. Pero it all paid off eh sa end. So natuwa naman ako. Nakapunta pa ako ng Italy dahil... Ayan. Sino yung mga template mo noon, yung mga inoobserbahan mo noon para doon sa character? Francis, direct Francis. Siya mismo. Pa siya. Nag-mini-error ko siya. Medyo tahimik. Matindi yun ah. Siya mismo. Yung director pinag-aralan. Director talaga. Kasi kung ako yun, soksi pa paso yung kagayain ko. Ako, Roderick Paulate. Classic. Hindi, soksi pa paso. Pwede nga, no? Parang yung bugbigote ni Soxy Tapasio. Okay, pagkatapos nun, ano yung inisip mo na pwede mong puntahan? Gumawa ng maraming character. Doon ako na... Yung friend ko from theater, si Carissa Cortez, we would... Si Kai ba to? Kai, oo. Punta kami sa bahay nila, tapos we would play different characters. Kasi alam niya, naiintindihan niya yung passion ko sa craft eh. So, nasa akin na rin yun. So, I'm just waiting for that break kung bibigyan nila ako ng pagkakataon na to do this role. Kasi I'm really prepared. So, subtle nga lang, subtle. Subtle lang. Kasi yung iba, parang medyo pang-TV talaga. Love you. Ako, Budoy. Tapos, ganito yung ipin. Tapos, pag nakakita ng boobs, nanginginig ng konti. Sexy. Balon. Boobs. Lucky. Yung parang gano'n. Ang galing nun, pare. Tapos pag pinapalo ko yun, dahil, no, balon! Parang, natutuwa lang ako eh. Yung talagang gusto ko eh. And, para rin kay Michael Jan. Kumbaga, ending ng film or ng serie, parang gusto ko ilagay parang... Para sa utol mo? Oo, para kay Michael Jan. Tingin ko, ikaw lang pwede mag... Ikaw mo lang direct niyan, pare. Hindi ko pa kaya. Three years from now, pagka na-achieve ko na yung malaking bahay, kung ano meron si John Lloyd. Range Rover. Range Rover. Siya ina magda... Ay, siya. Easy, boy. Hindi, pag na... Pagkali, Lord? Bakit? Ay, starstruck ako sa kanya, eh. Ah, ganun?
Sa'yo nga ako na sa Star. Kaya ka ba, pare, dami natin drinks, men. Hindi, pare, shake lang yan. Man. Shake lang ba? Bawal na tayong minum eh. Bawal na. Bawal ba? Oo. May mga nanonood sa ating mga ano, mga bata. Pare, napanood ko yung Dolor. Ganda ng linya mo doon, ha? Ang iksi lang doon? Palibasa, wala kang pakialam. Ito. Palibasa, wala kang pakialam sa buhay na importante sa akin. Sa buhay ko. Pwede. Pwede na, no? Soxy to passion. Yung acting, pare, pwede mo ba utuwan para yung okay na acting? Hindi, kung anong totoo sa'yo. Tatanong ko yan. May sinabi si Ronnie Lazaro eh. Lagi sinasabi ito, acting is truth. True. Pare, masyadong abstracto to para sa akin. Pero ano ba ibig sabihin mo sa normal na lingwahe? Hindi, para maniwala ang tao sa'yo, kailangan paniwalaan mo muna yung sarili mo eh. Ginagawa mo eh. Pag totoo sa'yo, malamang totoo na rin sa ibang tao. Mararamdaman nila yung energy na yun. Okay. Given sa mga medyo controversial na mga nangyari sa buhay mo, tingin mo, nakadagdag ba siya sa intensity ng craft mo? Kasi sinasabi nila, some of the best artists are inferior human beings. So may mga makata na alcoholic, may mga makata na wasak-wasak yung buhay. Tingnan natin, huwag na tayo lumayo. Si Ate Guy, sobrang yun na yun eh. Diba? So naniniwala ka ba ron, Tol? Dati oo, kasi doon ako nang galing rin eh, sa wasak na pamumuhay. Pero after rehab, na-realize ko na it was just an excuse for these artists to get away with these things. Yung mga idiosyncrasies nila na hindi naman kailangan sa craft namin. So, it's actually stupid na for me. Yun ang natutunan ko sa rehab, na I can be an artist, even a very successful one, kung wala itong mga kalokohan. Ito na ang top 5 Toma Tips para maiwasan ang alkoholismo, gaya ng naranasan na kaibigan natin si Baron Geisler. Sa number 5, pag-chaser ng muriatic acid. Pag ikaw hindi pa nadala, ewan ko na lang. Sa number 4, it's all in the mind, ika nga. So, sa meeting ng Alcoholics Anonymous, sabihin mo, I am Jun Sabayton and I am not an alcoholic. Sa number 3, safety tip lang sa mga tumador natin mga bayaw. If you drink, drive. Mag-drive ng Grand Theft Auto. Sa number 2, makipag-inuman sa tondo. Maghanap ng away. Magpagulpi. Pag hindi ka pa nadala, ewan ko na lang. At ang number 1 nating Toma Tip para maiwasan ang alkoholismo kagaya ng naranasan ng ating bayaw na si Baron Geisler. Pag umiinom, huwag ilagay sa ulo, ilagay sa tiyan. Dahil mas maraming nailalagay sa tiyan. Lalo na pag ganyan kalaki yung tiyan mo. Pare, laki ng tiyan mo, men. Nakakahiya na. Naglilinis ka ng banyo, kwarto. Ano yung pinaka-hardcore na nagawa mo doon sa loob, pare? Aside from naglilinis ng maduming toilet bowl at sa scrub, yung magluto para sa 21 tao. Oh. Gigising ka ng alas 4, matutulog ka ng mga 10, gising ka ng alas 4, sasain ka, niluluto ka ng... Natuto na ako eh. Dati, pa isa-isang sunny side up para sa 21 lalaki. Hanggat sa 1 week ko na ginagawa, sabi ko, teka muna, tama na to. Screenumble ko na lang. Sabi ko, bahala na lang. Tariya-tariya na lang. Buti walang umangala. Gusto ko ng sunny side up. Hindi, naiintindihan naman nila. Parang tol, isang linggo na eh. Hindi ko na kaya. Kasi minsan may kasama din ako. May tinatawag na sindikato. Naninindikato kami. Kami yung unang kakain. Kami yung unang titikim ng masasarap na pagkain. So, habang kumakain sila lahat, iidlip muna ako. Babasa ka ng Bible. Napansin ko doon sa ako, may nakalagay Roma. 12:1-2. My favorite verse. Ano yan, Tol? Therefore, I urge you, dear brothers and sisters, to offer your bodies as a holy and living sacrifice, pleasing to God. This is your act of worship. That's number one. Number two, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you can prove and test God's will, which is good, acceptable, and perfect.
Bakit yan ang napili mo, Tol? It's all about transformation eh. Mm-hmm. Doon sa loob, parang gusto ko na talaga magbago eh. Mm-hmm. So, ito yung dito ako nag-meditate almost mm-hmm. every day. Transformation of the mind. Mm-hmm. Hirap lang, Baron. I-elemento kasi ng alak. Problema mo, Tol, paglabas mo, the outside world, tumingit ng tindahan, meron, pare. Convenience store, meron. May malaking billboard ng ganyan. Dito lang meron eh, oh. Okay. Nanginig nga ako eh, kanina eh. Hindi kagaya na kunyari, coca o shabu na halugugin mo pa talaga. Ito, gumanyan ka lang, may tatamaan kang bote. So parang mas times 10 yung willpower mo dapat eh, no? Oo. Sumublay na rin ako. Mm-hmm. Sumublay na rin ako. Pero natutunan ko lang, huwag ka nang rumolo-rolo na sa putikan. Mm-hmm. Kunwari, sumublay ka na minsan, get up. Yun na naman ang tinuturo sa iyo ng 12 steps eh. Carrot shake ko na, Tol. Uy, thank you. Carrot shake? Oh, tama na! Sarap nito ah. Carrot shake? Carrot shake. Pare, panalo. Pwede patikim, Tol? Hindi ka pa kitang isa. Hindi, okay. Asyong Salonga, daming pinanalong awards. Pare, powerhouse line-up yung mga ano ron. Halos kayo lahat eh, no? Kwento naman doon sa project, medyo matagal lang siya gawin, balita. Mm-hmm. Tira ulo yung first day ko, nilatagan ako ng... Hindi ko alam kung sinasadya nila, pero yung isang unang eksena ng tinira ko, warehouse ng punong-puno ng gin. Quatro Cantos. Okay. Totoo, gin. Hindi nanginig ganun, pare. Hindi naman. Kasi 4 months na ako sa rehab. Okay. Pero parang hindi ko alam kung, is this a joke? Oo. May mga ibang eksena na, oh, ilabas na yung beer. Kasi hirit si na Dennis Padilla. Oo nga. Oh, yung ano, tunay na beer, yung malamig. Yung malamig na malamig, tapos, sarap. Pero yung mga kasama mo, hindi sila conscious. Oh, parang dinededma lang nila na... Pare, may isa kang eksena, binaril mo si Piolo sa ano ah, yung Manila. Doon nga ako na starstruck sa'yo, pare. Nagkita tayo sa... CCP. CCP, Cinemalaya. Biglang sinabihan mo ako na, pare, nagustuhan ko yung eksena mo. Tapos, suminom, punta tayo ng backstage. Pare, hanggang ngayon, di tatak na tatak sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Ang eksi lang ng role niya ron, pare. Pero, markado eh. Tumaba puso ko na eh. Nung sinabi niya sa akin na nagustuhan niya yung isang eksena yun. Parang, sa asyo, magaling din naman yung ano to. Men, ito, pare. Ito, underrated na actor talaga to. Pare, si John Regala. Pare, nakakatakot yun. Pare, good morning! Tapos, pag-aalis, pare. Sige, ingat kayo, ha? Parang, love you, pare. Parang, laking mama. Nakakapakayang hilig. Napapansin ko, parang sila Ronnie Lazaro, Pen Medina, Ray Ventura noon, the late. Yung nagiging barkada mo rin, yung mga mahusay din o Marte, bakit ganun? Ewan, kasi we learn siguro from each other. And una-una, alam na namin yung we have respect for each other. Wala nang angasan, wala nang yabangan. Tunay lang kaming kung sino kami. So we'd rather hang out with these real actors, hindi yung mga plastic na mga artista na alam mong pwede kang sira. Ako ay hang out with Tito Ronnie rin. Once in a while, mas gusto ko rin ka-hangout yung mga oldies eh. Mga oldies like Pen Medina. Kasi I learn from them eh. Kasi it's a never-ending learning process yung acting eh. So baka meron silang bagong technique na pwede nilang maituro sa akin. Uy! Tama na! Kukuha ka naman, Sheik! Lasing na ako sa Sheik, pare. Para sa'yo, top 5 greatest movies of all time. Bona. Ay, galing noon, pare. Bakit mo gusto yung Bona? Ang gwapo ni Philip Salvador doon, Tol, no? Ang ganda nung orange, okay. Yung orange niyang grip. Sabi ko, wow, ang hot niya talaga. Parang kasarap niyang paliguan doon. Phoenix no? Bakat, sabi ko, wow. So, ang ganda nung kumuti si Philip Salvador doon sa Bona, Tol. No? Yung Tito Philip, sobrang I love that guy rin. Okay, Bona, number 2. Siguro, Oro Mata Plata. Oro Plata. Oro Plata Mata. Nagpakita ng si Ronnie Lazaro doon, pare. Alam mo ba yun? Hindi. Oo, ano siya doon eh, parang sundalo. Bago siya tumulo ng ilog, nagpakita siya ng Jun. Good for him. Good. Boatman. Boatman, okay. Sige lang. Nay, hindi pa tapos yung interview. Otol. Yes, sir. Last question. Ano may payo mo sa mga bayaw natin na number 1, gustong umarte? Number 2, payo mo sa mga bayaw natin na gustong tumoma? Dun sa mga gustong umarte in front of the camera, siguro mag-audition muna kayo. Tapos, be honest. Diba? Tapos, be honest kung para saan ba talaga to? Kung gusto nyo lang bang magkapera o gusto nyo yung talagang alukayin yung craft ng pag-aarte? Doon naman sa pag-iinom, bahala kayo sa buhay niyo. Alam mo yun, parang ilagay na lang sa chan. Parang gano'n. Kasi ang hirap pagsabihan ng mga
tao, especially yung mga lalaki, parang sino ba naman ako para, para sabihin hindi maganda to. Kaya ako nga, nahihirapang tumigil. Just be responsible lang. Yun ang natutunan ko after rehab. Responsible drinking. Actually, sa mga ads nga, hindi na drink moderately. Drink responsibly. So, dalawa yun eh. It's either, pwede kang uminom na immoderate amounts, pero responsable ka pa rin. Pwede ba kung malalaksing na responsable? Pwede. Pwede, no? Lalo may may araw mo, di ba? Kung wala, kung may gagawin ko mamaya, huwag kang tumodo. Huwag kang uminom. Oy! Guys, pare, thank you ah. Talagang sobrang Baron Geisler, mga bayaw, maraming salamat. Lord De Vera. Isa na namang episode ng Wasak, mga kapatid. Sana may natutunan tayo dito. Ba't ka lang susuka? Wala na bang nangyari sa atin, ha? Ay, lasing lang ako. May hangover. O, ikaw. Ba't ka lang susuka? Wala naman nangyari sa atin, ha? May hangover lang, tol. Ikaw. Sakit tungo ko na. Ano problema mo, tol? Sakit na ulo ko. May hangover ka rin. Sobra. Wala. O, mga bayaw. Welcome na naman sa isang edisyon ng Tamang Toma. Ngayong gabi, wala tayong ituturo na halo ng alak. Ituturo namin kayo ng mga paraan para maiwasan ang hangover. Number one, paracetamol. Pero hindi mo siya iinumin ngayon. Paracetamol, iinumin mo bago uminom ng alak. Tama ba yun? Pwede ba yun? Pwede yan. Pang-counteract ba siya? Wow. Habang umiinom, mga bayaw, uminom ng maraming tubig. Bakit? Dahil ano yung pakiramdam mo pag nagkaka-hangover ka? Parang ano, bago ba uminom yan? O pagkatapos, during na umiinom? During umiinom ka. So, kaya importante mga bayaw na malapit kayo sa banyo. Okay lang na umiinom, Tandaan, tubig, pangkontra. Habang umiinom ha, before, during, and after. At uling-uli, ito, technique ng mga Ruso. Tinatawag nila, hair of the dog. Hair of the dog? Kakain naman ng hair ng dog? Hindi, kanta ng Nazareth yun. Pero mga bayaw, simpleng-simple lang hair of the dog. Kung may hangover ka, uminom ka pa lalo na uminom. Kaya pare, inom ka pa. Talaga? Oo. Di ba ano siya malalasing? Para makalimutan mong lasing ka. At isa pa, importante yung tip mga bayaw. Importante na malaman nyo. May mga alak na matataas ang ethanol content. Ethanol, ito yung alcohol. Ito yung nakaka-cause ng hangover. Okay. In theory mga bayaw, mas mataas ang ethanol content ng alak, mas maitim. So ang mataas ang ethanol content ng mga alak ay rum, ano pa yan? Brandy, red wine. Yan, malataas ang ethanol. Mas may kulay, mas maitim, mas mataas. So wala kang hangover. Kaya sinasabi nila mga bayaw, ang mga inumin na mababa ang chance mo mag-hangover ay vodka, gin. No, paano yung tequila? May kulay din yun. Pero malakas yung hangover nun ah. Hindi, basta uminom ka ng uminom ng maraming tubig habang umiinom. Kung natin yung mga bayaw, uminom ng tubig. Kaya ito na nilin, uminom ng tubig. Mawalan lang ang hangover. Kaya mga bayaw ah, yan. Sana may natutunan naman kayo sa isang episode ng Tamang Toma. Ito lamang yan sa WhatsApp. What's up, man? What's up, man?